Welcome back to my channel. This is your boy Bied from Bied Moto TV again and again and again. So nagbabalik ako dahil gusto kong malaman nyo ito na merong mga pictures ang KTM RC 200, Duke 200, Duke 390 at RC 390 na wala sa iba. Kaya without further ado, let's do this. So pasok ang intro muna. Yun, let's go to the number one on our list. The headlight. The special about this headlight, bukod sa malakas siya dahil projector headlamp siya, is kapag yung headlight na to, may special features pa yan, bukod sa napakalakas niyan. Yun yung kapag ikaw ay halimbawa aksidenteng, hindi mo napansin na ubos na pala yung gas mo, syempre may mangyayari dyan, yung makina mo mamamatay. Pero itong headlight, hindi. Habang nagro-roll ka, yung parang sa mga Japanese bike, hindi po yung Japanese na motorcycle, Japanese bike po as in talaga, yung mga ginagamit nila Sunshine, Daoming Suna bike. So yun na nga, di ba yung mga ilaw nun, may ilaw siya pero walang baterya, pero ginagamit niya lang yung gulong niya para umilaw. So yung pag-roll nung gulong niya para mapailaw yung headlight ng mga Japanese bike. Same goes with the RC, with these KTM bikes. With all KTM bikes applicable po siya, meron po yung pictures na yun. So yun, habang umaandar siya, yung headlight niya hindi mamamatay. As long as tuloy-tuloy yung momentum ng pag-andar ng motor, kahit patay yung makina, yung headlight niya nakabukas pa rin. So that's one of the special features na meron yung KTM RC 200. And that's for the safety and security purpose mo. For the safety of the rider. So nice one KTM for doing that for our safety. Next on our list is the side stand. So bukod sa nakikita mo dito sa screen mo na yung side stand mo ay naka-down, hindi mo rin mapapaandar yung motor mo kapag yung side stand mo naka-down tapos yung gear indicator mo is sa 1 or other gear bukod sa neutral. Kapag nasa ibang gear indicator siya na wala dun sa neutral, hindi mo mapapatakbo niyan. Tingnan mo. Diba? Not unless itataas ko yung side stand ko tsaka lang mabubukas yung makina niya habang hawak mo yung clutch niya rin. Okay? So the other thing pa bukod sa side stand niyang yon is kapag halimbawa na tinaas niyo na yung side stand, aalis na kayo, tapos aksidenteng bumagsak yung side stand, papatayin niya rin agad yung makina niyo. So hindi kayo hindi to aandar nang yung side stand niyo is nakababa. Okay? So that's the second list on our picture of this bike. So the others, the second one, the third one is you can connect to the ECU of this bike without going sa casa or sa any service center, because you can actually interfere with the ECU of this bike by doing this. So you can actually connect to the ECU using OBD scanner. So you will just connect the OBD scanner here, and that in the OBD scanner you will connect it to your Android phone. So makikita nyo na lahat ng nangyayari sa ECU nyo using this connector lamang po. Okay, so for the fourth features na meron ng KTM RC 200 is the handling, and that is her shock. So ito po yung sinasabi ko, yung WP upside down forks niya. Aware naman ako na sa segment niya, sa mga sports bike segment niya na 150 to 200cc, nandun na rin talaga yung mga upside down fork. Pero ang wala sa iba is ang 43mm the upside down fork. So ano yon? Ano yung 43mm na yon? 43mm is yung pinaka-rigid na klase ng mga shock ngayon. Yung mga 43mm kadalasan po makikita nyo lamang po yan sa mga liter bikes. And sa mga kasegment ng KTM RC 200, kadalasan po is 37mm lang. So napakalayo po talaga ng diferensya. Okay? So same goes with the rear shock. Ito rin yung may pinakamalaking rear shock sa segment niya. Okay? So
yeah, let's go to the number 5 on our list. That is the disc brake of the KTM RC200. Actually, itong size ng disc niya is 300mm. And makikita niyo na to talaga sa mga 300 to 400cc bike. Pero ito 200cc pero hindi tinipid ng KTM. 300mm yung laki ng disc niya. And also this brake, hindi rin po siya basta-basta, vibre po yan. So sa mga hindi po nakakaalam, ang vibre is gawa ng Brembo for small displacement bike. Ang ibig pong sabihin ng vibre is by Brembo. Yun po yung ibig sabihin ng vibre. Okay. So also, one of the thing is, it's a radial mounted. So papakita ko sa inyo yung isang klase ng brake na meron sa mga kaibang segment niya. Ito yon. So hindi ko na babanggitin yung mga pangalan ng motor, so para wala tayong masasabing brand war. Itong video nito ginawa ko lamang po para kayo magkaroon ng idea na isipin ng mas maigi kung anong motor yung bibili nyo. Para wala po bang pagsisisi. Pero kahit ano pa yung motor na bilhin nyo, lahat tayo magkakapatid na rider. Okay, so wala sa brand po yan, kahit China bike yan, kahit Rusi pa yan, or kahit anong motor pa yan, lahat tayo nagra-ride. Huwag tayo dun sa brand war. That's a stupid thing, guys. So yeah, let's go to the 6 on our list. So hindi pa rin magpapatalo talaga yung brake ng KTM RC200. Actually sa segment yun na 150 to 200cc KTM RC200 and Duke 200 was the have the most powerful brakes na gustong-gustong ng mga nagkakarera. Kaya hindi nila pinapalitan yan kasi napakaganda na talaga yan. So yun, yung pang number 6 natin is this, hindi ko alam kung anong tawag dito, basta yung tubo dun sa papuntang brake. It's a steel braided line. Hindi na po siya basta rubber lang na makikita nyo sa iba. It's steel braided, as in steel tube talaga siya. So anong meron doon sa rubber? Sa rubber po kasi katagalan lumalaki po 'yun, lumulobo po 'yun, nag-expand yung rubber na hose. Dito hindi mangyayari 'yun. Kahit ano mangyari, hindi siya maglulobo na ganun. Kapag lumobo po kasi yung hose nung brake natin, mawawala na yung power nung braking force niya. So sa KTM RC200 hindi po mangyayari yon. Okay, so yun na nga. So yun yung mga 6 na features na gusto kong malaman nyo about this bike. So kung nakatulong ako sa paghahanap ng next sports bike or first sports bike mo, pakipindot naman yung like button and also pakahit na rin yung notification bell para sa mga next video ko updated ka. And kapag gusto mo yung mga ganitong topic sa YouTube, please do a subscribe button so para maging updated ka. And sumama ka na rin sa mga future ride ko. This is your boy Bien from Bien Moto TV. Paalam!